Sabi nila, yung tulay dito sa amin na siyang nagdudugtong sa barangay namin sa may palengke. Eh nagiging tulay din ng mga namatay na papunta sa kabilang buhay. At ginagamit din ng mga kakatwang nila lang para tumawid dito sa mundo. Noon, pinaniniwalaan ko na yung unang kwento. Yung daanan daw ang tulay ng mga namatay na. Si Lolo, Lola, Mama, Papa, at yung apat ko kasing kuya ay may kwento na tungkol doon. Nakakita sila ng namatay na naglalakad sa tulay. Kaya lagi kong ginagawa yung bilin sa akin ni Mama na pag nagabighan ako sa tulay, kailangan kong magpasintabi na daraan ako. Mas lalo ko yung ginawa nung isang buwan bago ang graduation namin sa high school. Nakita naming magbabarkada yung ilan sa mga kabatch namin na nag-swimming. Nakalinya silang naglalakad sa may tulay. Sa beach kasi sila nag-swimming malayo yun sa amin. Kaya hindi kami pinayagang magbabarkada. Iilan lang talaga yung pinayagan. At ilan nga sa kanila ang nakita namin sa may tulay. Kaya nag-picnic na lang kami noon sa may tabing ilog. Medyo madilim na nung magsimula kaming mag-ayos para makauwi na. Hindi naman nakakatakot yung lugar kasi maraming poste ng ilaw. Marami pa rin nakatambay katulad namin. Si Mela, isa sa barkada ko, nakita yung pinsan niya na nakasama sa swimming. Kaya tinawag niya. Kaya nakita namin sila. At yun nga, nakalinya sila. Nakailang tawag si Mela bago lumingon si Hari, yung pinsan niya. Nang lumingon na rin siya sa wakas, nakitawag na rin kami sa pangalan niya. Pero ang lungkot ng mukha ni Hari noon. Medyo natigil din siya sa paglalakad saka siya kumaway kay Mela. Tapos bigla siyang nawala. As in nawala siya. Tapos yung nasa pinakauna ng pila, isang babaeng nakabistida na hindi naman namin kilala, napalingon siya sa amin. Saka siya ngumiti tapos nag-thumbs up sa direksyon namin. Umiyak na nun si Mela, kami naman kinabahan na. Nagmadali na talaga kaming magligpit. Si Mela ang una naming hinatid. May kolong-kolong kasi ang tatay ni Jean at yun ang ginagamit namin pag may gala kami. Si Jean ang nagdadrive. Pagdating sa tapat ng bahay nila Mela, hindi pa man kami nakabababa, sinalubong na kami ng nanay niya. Nakiusap siya kay Jean na kung pwede, isakay sila ng kapatid niya, yung nanay ni Hari, papunta sa ospital sa kabilang bayan. Para kaming binuhusan ng malamig na tubig nang sabihin ng nanay ni Mela na tumaob yung inartilang bangka nila Hari at halos lahat sila nalunod. Naiwan kaming magbabarkada kila Mela at doon na rin kami natulog. Yung tatay na ni Jean ang nag-drive sa kolong-kolong dahil wala pa nung lisensya si Jean at baka mahuli siya sa bayan. Malapit nang magtanghalian kinabukasan nang makauwi sila kasama si Hari na pagkakita kay Mela, kahit parang nanghihina niyakap niya. Saka sinunod niya ring niyakap kami nila Jean. Todo ang pasalamat niya sa amin. Kasi kung hindi daw namin siya tinawag, malamang nakatawid na siya sa may tulay. Malamang kasama na siya sa nakakabaong na iuuwi sa barangay namin. Sa kwento ni Hari, kasalanan din daw nila bakit nangyari yun. Kahit daw kasi napakalaki ng mga daluyon, nagpumilit pa rin silang mag-arkila ng bangka. Iisa ang pumayag kaya nagsiksikan sila doon. Pagdating sa gitna ng dagat, tumaob ang bangka at dahil traidor ang tubig, kahit lahat sila marunong lumangoy dahil sa ilog dito sa amin, walang nakapaghanda dahil sa malalaking daluyon. Nang magmulat ulit ng mga mata si Hari, nasa bukana na siya ng isang napakahaba at madilim na tulay
na ang nagsisilbing liwanag lang. Imbis na poste ng ilaw ay mga lampara na nakalutang sa hangin. Pinapipila na rin sila ng isang babaeng nakabistida. Ito ang nakapagtataka. Yung babaeng yun, inilagay niya si Harry sa dulo ng pila. Sinabihan din siya nitong talasa ng pandinig. Ang nakakakilabot, ayon kay Harry, may nag-iisang bilin yung babae sa kanilang lahat. Yun ay wag na wag aalis sa linya kahit anong makita nilang nakakatakot na makakasalubong nila sa may tulay. Pagtapak na pagtapak nga nila sa tulay, ang dami na agad nilang nasalubong. May mangilan-ngilang tao, pero karamihan ay mga nila lang na hindi mawari ni Harry. Nung nasa gitna na sila ng mahabang tulay, dun na kami narinig ni Harry. Nakita niya na rin kami. Alam niyang nalunod sila, aware siya dun, kaya bilang huling paalam sana, e kumaway siya. Kaya lang pagkaway niya sa amin, nakaramdam siya ng sakit sa dibdib niya. Tapos, napabangon na siya. Nagsusuka na siya ng tubig. At nasa dalampasigan na siya ulit at napapaligiran ng mga tao. 21 silang lahat na nag-swimming, 8 ang nalunod, at si Harry lang ang nabuhay sa 8. Ilang taon bago natigil yung pagpapakita ng 7 kay Harry sa tuwing nasa malapit o nasa tulay siya mismo. Tinatawag daw siya ng mga ito. Nagagalit sa kanya na bakit daw siya nakaligtas. Bakit sila hindi? Ako naman napapaisip ako. Kung wala ba kami sa tabing ilog ng mga oras na yon, mabubuhay kaya si Harry? Kung hindi siya nakita ni Mela, kung hindi namin siya tinawag, ano kayang nangyari sa kanya? Siguro may isa din kayong tanong, no? Kung sino yung babaeng nakabistida. Well, may tsuri ako. Pero hindi sa sino, kundi sa ano siya. Para sa akin, tawagin na lang natin siyang sundo. Pero hindi siya babae o lalaki. Fluid ba? Yung pang tinitake niya lang yung form na tingin niya ay susundin o mapapanatag yung susunduin niya. Para hindi sila mapano sa pagtawid sa tulay, sa kabilang buhay.